Hello ka, Chefy Master! Nandito po ako sa loob ng taxi kasama ko ang sister ko. I'm Chef Deborah at syempre nandito kami sa Abu Dhabi. So ano po bang ginagawa namin dito sa Abu Dhabi? Nandito po ako para lumaban po sa cooking competition ng mga Indian. Maraming beses na po ako sumasali sa competition sa UAE. So iba pong experience itong na-experience ko dito sa Abu Dhabi. Bakit ko po nasabing kakaiba? Number 1, it was Indian competition. At sa lahat ng visitors, competitors, staff, may-ari ng company ay Indian lahat. Kami lang dalawa ng kapatid ko ang hindi Indian. At syempre pati venue, Indian Social Cultural Center means pang-Indian talaga. Siyempre ka, Chefy Master, kaya ako sumali, alam niyo naman na siyempre may premyong pera. 3,000 dirham sa first prize at 1,500 sa second prize. At siyempre, sa unang round ng competition na to, ay nag-send lang kami ng mga video. Cooking video na gamit ang kanilang product. And then, hanggang sa mapili sa grand finale. So, nandito na ako ngayon for grand final. And then, sa grand final, tatlong product nila ang gagamitin mo sa iyong ipipresent na recipe or food. Siyempre, the criteria for judging is innovation, presentation, and taste. Hindi ito live cooking competition. Lahat ng pagkain na ipipresent namin ay gawa na lahat. I-display mo na lang, i-arrange mo ang table mo within 1 hour. So kaya nga hindi ako nagdala ng main courses para sa competition na to kasi may hirapan. Alam ko na ang travel time from our home to Abu Dhabi, almost 3 hours. Kung dala-dala ko ang pagkain ng at room temperature lang without hot holding, magkakaproblema. Ayoko magkaproblema, kaya ang ipresent ko ay dessert. So, ayan na, nakikita nyo, isa-isa ko nang ina-arrange ang aking table. So, medyo maliit talaga ang space. Yung mga dala-dala ko na pang-display para sa buffet ng dessert, hindi ko na ilagay lahat. At hindi ko maayos ng mabuti kasi nga hindi ko mailagay dahil sa liit at very limited ang space. Pero okay pa rin, nagawa ka pa rin naman ng paraan. Ayan, nakikita nyo, meron pa akong letter D. Bakit ako nagdala ng letter D? D is my initial, Deborah. And also D for dessert. Ayan, tingnan nyo ang aking mga kalaban. Lahat sila ay Indian. Walang iba, kahit isang Pilipino akong nakita. Kundi kami lang dalawa ng sister ko talaga. At syempre, ginawa ko pa yan ng balloon arrangement. Nakita nyo naman, nagamit ko na naman ang aking talent sa pag-arrange ng balloons. Para kasing bitin eh, pag walang kapartner yung kabilang side. Kaya naisip ko, lagyan na lang ng balloons. Ayan, mukha namang okay. Maganda naman siya tignan. Alam nyo mo, nakita ko pa lang yung venue, parang gusto ko nang umatras. Talagang ang liit kasi ng space. Feeling ko ako ay lumalaban sa cooking competition sa eskwelahan. Ganon talaga yung feeling. Para pang eskwelahan talaga. Yung para bang lumalaban ka sa cookfest sa eskwelahan. Ganon talaga ang style. Siyempre, tingnan mo naman ang gawa ko. Pang buffet talaga yan. Maganda naman, di ba?
Lalo na kung nailagay ko dyan lahat ng mga nabili kong gamit at lahat ng ginamit ko ay gawa sa kahoy. Lahat kahoy, pati yung disposable ko na lalagyan ng dessert, kahoy pa rin. Hindi lang dyan kahoy at porcelain ay yung cake stand. Pero kahoy pa rin ang nagdudugtong sa kanya. Alam niyo ba, dami kong nagastos sa competition na to. Dami kong biniling gamit. Dami kong biniling kung ano-ano. Ingredients din. Pamasahe. At lahat. Pag kinuwenta ko, ay maabot na. Mas malaki pa ang gastos ko kaysa sa premyo. May 24K gold dip. Edible gold dip pa ako nilagay na gold sa aking dessert. Alam niyo ba kung magkano yun? 250 dirham siya. Konti lang siya. Na sheet. 10 sheet lang siya. Na ang liliit. Siguro mga 3 inches lang. 3x3. At alam niyo ba kung ano ang ginawa kong dessert? Ang ginawa ko hindi pang Indianong dessert. Pang Pilipinong dessert. At alam niyo ba kung ano? At dahil sabi nila kailangan gumawa ng rice, any kind of rice, ang ginawa ko ay rice cake. Or yung bibingkang kanin sa atin na pinasosyal ko lang kasi nilagyan ko ng coconut. May kasamang yan, yang coconut. So in short, ito ay bibingkang kanin lang na nilagyan ko ng yang coconut sa loob at ginawa kong 2 layer. Yung isang layer sa baba ay ube flavor. At ang pangalawang layer is just a classic. Tapos nilagyan ko siya ng latik sa ibabaw na ibinake ko sa loob ng oven for 15 minutes hanggang sa maging masunog na siya at caramelize. Tapos nilagyan ko siya ng edible gold leaf nga para maging social. Pero ito ay Filipino dish or dessert. Siyempre, yung isang ginawa ko ay gaya ng una kong nilaban sa umpisa pa lang sa semi-final nang nag-send ako ng video. So, ito ay walang iba kundi ang mango espasol. Mango espasol to na ginamitan ko ng dried mango na galing sa kanila. Na in-order ko sa kanila. Hindi nila binigay sa akin. Lahat ng ingredients na ginamit ko, ako ang bumili. Lahat. Wala silang binigay na ingredients. Kaya malaki ang gastos ko rito sa totoo lang. Almost 1,000 dirham plus ang naubos ko sa competition na to. Alam niyo naman ako pagdating sa competition, wala akong pakialam. Maubos man ang pera ko, basta makakuha ko ng award. Yun lang talaga ang gusto ko. At syempre ito ay bagong experience para ako nakikipag-competition sa mga bata, sa na estudyante, sa eskwelahan. Parang ganun. Kasi nga ako ay chef at sila ay normal lang na housewife o may bahay. So, ayan, nakikita nyo naman ang kanilang mga gawa. Ayan, papakita ko sa inyo isa-isa ang kanilang mga presentation. Ayan. Yan ang mga presentation ng aking mga kalaban. Sige mga ka-Chefy Master, kayo na mag-chats kung sino ang dapat manalo. At hulaan nyo kung sino ang mananalo. Okay, panoorin nyo lang to ka-Chefy Master at makikita nyo lahat ang kanilang mga ginawa at ginawa ko. So ka-Chefy Master, hindi ko ma-explain kung ano ang mga kanilang ginawa kasi hindi ko alam yung kung ano yung mga pagkain nila. Na yan, dahil nga Indian food, hindi ko maintindihan kung ano ang tawag sa ganyan na pagkain. Okay, basta ang alam ko lang, nagdala ko ng Filipino food. Pero, nung kinain nila, gusto naman nila. Maraming tumikim at naubos lahat ng dala-dala ko. Napakarami ko kayang dala noon na sobra, na hindi ko pa na-display sa table. Kasi nga, hindi ko na ilagay yung mga ibang pan-display ko eh. Kaya ang dami kong pasobra na dala.
siguro nasa 50 pieces pa yon na bibingka na slice at saka ganun din karami pa yung espasol. Hindi ko talaga na-display. Nilabas ko na lang siya nung kakainin na after nung competition. Nung after na mag-judging, so kumain na lang. So, binigay ko lahat. Nilabas ko sa table ko. Pinakain ko sa kanila. Gusto naman nila. Marami yung nagsabi, ang sarap ng dessert. Masarap yung ginawa mo. Siyempre, ako ay Pilipino. Siyempre, ang dadaling ko ay Filipino food. Bakit ang magdadala ng Indian food? Eh, Pilipino ako. Siyempre, gusto ko ipakilala sa ibang lahi din ang ating mga pagkain dahil ito ay masarap. Pero lahat sila, hindi nila alam. Gusto ko ipakilala sa kanila at sa lahat na ang pagkain natin ay masarap. Madami naman akong pwedeng gawin ng dessert. Pwede rin French pastry. Kahit anong dessert, pwede mo naman gawin. Dahil kaya lang, yung mga ingredients nila na available na dapat mabilin, out of stock pa. Ang buti na lang, meron din akong dried mango dito na in-order ko pa sa kanila dati pa. Yun ang nilagay ko sa espasol. Tapos, virgin coconut oil, nag-order ako. Coconut sugar, nag-order din ako. At saka, raisin. Ayun, in-order ko, nilagyan ko ng konting raisin yung biko. Alam nyo ba? Nakalimutan ko sabihin kanina na meron nga palang raisin yung biko. Nilagyan ko ng konti kasi nga kailangan na gumamit ka ng 3 ingredients ang dapat mong gamitin eh. Apat na ingredients pa nga ginamit ko na galing sa product nila. At ayan, meron pa silang program, may mga sayaw, kanta, inauguration. Ayan, meron silang sinindihan doon na hindi ko alam kung ano yung sinindihan nila na yan. Dahil hindi ko nga naiintindihan yung salita nila. Ayan, pati mga kanta nila, Indiano din ang salita. Hindi ko rin maintindihan yung language na yon nung kanakanta nila, yung sinasayaw nila. Lahat as in, wala akong maintindihan sa nangyayari. Basta gawa lang ako ng gawa doon. Hindi ko talaga naiintindihan. Sabi ng kapatid ko, ano ba ito, sinalihan mo na to ate? Natatawa na lang kaming dalawa. Diyos ko, hindi ko maintindihan talaga. Alam naman nila na may Pilipinong tao doon, pero hindi pa rin sila nag-English. Alam naman nila na nandun ako, ang salita pa rin nila ay Indian, Urdu, Kerala or whatever. Hindi ko talaga maintindihan kung anong salita yun. So wala akong magagawa kundi intindihin at irespeto ang kanilang wika. Ganun talaga. O, ayan ang mga performance nila at sayaw sa stage. Ayan, nakikita nyo? Ayan, ganyan sila sumayaw. Ayan. Diba? Galing ah. Ang ganda. O, tignan mo. O, oops. O, yan ang sayaw ng India. At ayan naman ang kamakanta, ang dalawang singer. Ayan, hindi ko rin naiintindihan kung anong kanta yon. Basta nakikinig na lang ako. Meron din solo performer, ayan. May mga bata rin na sumayaw, ayan. Diba? Oops, oh. Galing, oh. Diba? Naalala ko nga yung anak ko eh. Nung pinapanood ko yung bata eh. Parang naalala ko si Kenneth. At ayan na, awarding na. Ayan, tinawag na ako sa stage, ayan na. Nung pumunta na ako, pero hindi ko naintindihan nung tinawag ako. At alam niyo ba kung ano ang napanalunan ko? Special Award Best in Presentation. Yan ang aking nakamit sa patimpalak nila. At habang binibigay sa akin yan, hindi ko rin alam kung ano pa ang napanalunan ko ng time na yan. Pero nakita ko na binigay lang sa akin itong bag na to na may laman ng mga products nila, ibig sabihin hindi ako ang nanalo. Kasi hindi ko nga naiintindihan ang salita. Hindi ko alam kung nanalo ba ako. Ano ba ang nangyari sa akin dito? Hindi ko maintindihan talaga. Natatawa na lang ako. Naintindihan ko lang nung may babae na kumausap sa akin at in English niya kung ano yung sinasabi. Kasi tinanong ko eh, ano ba yung sinasabi? Hindi ko nga alam.
Ang sabi nga niya, ako daw ay best in presentation special awards daw. Dahil maganda raw ang presentation na ginawa ko. Pero wala siyang cash prize. Meaning to say, hindi ako ang nanalo. Natatawa na lang ako mga ka-Chevy Matters at hindi ko talaga maintindihan kung ano nangyayari sa akin doon. And what's going on here? Parang ganon. Yung panakanganga ko na hindi ko alam. Ano ba nangyayari? Ano na ba? Sino na ba nanalo? Hindi ko alam kung sino talaga. As in, talagang hindi ko kasi naiintindihan yung nagsasalita kung ano ang sinasabi. Ayan na, in-announce na ang second prize. Yan ang second. At nung ko lang nalaman din, nung yari na, kasi pinost na nila at sinabi na sa akin in English, pero hindi ko pa rin naiintindihan na yan ang second nung una sa stage pa ako. At ayan, tatawagin na yung first prize. Ayan. Oh, ayan ang first prize. Tinawag na. Ayan, nanalo siya ng 3,000 dirhams. Cash. Ayan, ang galing. Ang galing naman niya ni Ateng. Buti pa siya nanalo ng cash. Ako, bag lang. At alam niyo ba kung ano ang laman ng bag? Coconut oil. Coconut oil for the hair. Herbal tea na may lemon. Honey lemon flavor. At saka, ano pa isa? Nakalimutan ko na isa. Ayun, ginger powder. Ang aking pong napanalunan, coconut oil for the hair, ginger powder, at honey lemon tea. Okay, yun lang po. So, mas malaki po ang nagastos ko sa competition na to. 1,000 po mahigit na dirham. So, 1 dirham equals to 16 pesos. So, magkano pong 1,000? Ganun po talaga ang competition. May nananalo, may natatalo. At least, nakita nila na talagang maganda ang presentation ko. Diba? So, first prize. Tingnan nyo ang kanyang ginawa. Ayan ang second prize. Tingnan nyo po ang kanilang ginawa. Ito po, hindi po yan nanalo. Ayan, yan po yung mga gawa ng mga kalaban ko. Tingnan nyo na po isa-isa. Ayan. Yan po ang mga table presentation nila. So, ganun lang po. I-charge na lang po natin to as experience. Hindi ko alam kung bad experience o good experience. Pero I learned a lesson a lot from this experience. Ayan po ang aking ginawa. Tingnan nyo naman, may gold leaf pa. At yan ay 24 karat edible po yan. Pwede siyang kainin. Ayan po, ubi po yung baba at yung taas po ay classic bibingka. Ayan po, nilagyan ko po siya ng coconut po. Coconut flakes sa taas na crunchy. Ayan, nilagyan ko din ng espasol ng edible gold dip 24 karat gold. Ayan po, hindi po ako nagbibiro. Ayan po ay 24 karat gold pero edible po siya. Pwede siyang kainin. At yun po ay napakamahal. Alam niyo ba, 250 dirham po ang isang pack niyan at gano'ng kadami lang po yan, 10 sleeves na ang liit-liit lang po talaga ng laman. Konting-konti lang po ang magagamit nyo. Magagamit nyo lang po sa konting dessert yun.
paano. Yan po ang aking na-experience dito sa competition na to. At ginabi po kami, 11:30 na, so wala na pong masakyan na bus pauwi ng aming bahay. At alam niyo ba ang nangyari sa amin? Nag-arkila pa po ako ng sasakyan na carlip at binayaran ko ng 250 dirhams, makauwi lang po kami at maihatid sa aming bahay. Kasi pag hindi po ako mag-arkila, mag-hotel pa po ako doon, mas lalaki pa po ang gastos. Kaya nag-arkila po ako kahit nagbayad ako ng mahal. Yun lang po ang experience ko sa competition na to. So sana maging aral po ito na hindi lahat ng competition ay dapat mong salihan. So mga ka-Chefy Master, like and share this video. Mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko sa mga hindi pa nagsasubscribe. At huwag niyo pong kalimutang i-click ang bell button para po ma-notified kayo pag nag-upload po ako ng panibagong video. At syempre, ako po ang inyong Chef Deborah. Salamat po sa panonood. Bye-bye!